Pagdirayan po natin ang Gospel from Luke 16:19-31 galing po sa 26th Sunday in Ordinary Time. Ito po ang kwento ni Jesus tungkol sa isang mayaman at si Lazaro. Hayaan po ninyong ang bigyan ko ng pansin ay yung mayaman na kung saan ito po ay sumasalamin sa akin o pwede pong ito ay alinman, sino man sa inyo na dilala ng Diyos. At kapansin-pansin, itong mayamang ito ay hindi naman niya itinaboy, hindi naman niya tinadyakan itong si Lazaro na umaasa sa mga bubong na galing sa kanyang mesa. So ano po masasabi natin? Ba't siya naparusahan? Ba't siya ay nauwi sa kaparusahan? Alam po ninyo, ang yaman na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin ay para sa atin upang matugunan ang ating mga personal na pangailangan at magkaroon tayo ng sapat na biyaya nating ikabubuhay na marangal. Ngunit, ito pong binigay sa atin na hindi lang para sa atin. At kung lalo na maraming pinagkaloob ang Diyos sa atin, mayroong pong tukso, mayroong tendency, pwedeng mangyari na imbes na ito po ay ibahagi natin sa iba upang makita po ang pangangailangan ng ibang nilalang ng Diyos, akalain natin, pag-isipin natin, sa atin lang ito. No? Pinagpaguran ko naman ito, pinagsikapan ko naman ito. Hindi naman kasama ang maralita, ang ibang tao, upang ito ay matamasa ko. Ito ay sa aking, angking pagod lamang. Hindi po ganon ang utos, ang gustong gawin natin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang mayroon sa atin, kahit pa ito ay pinagpaguran natin, sa kahuli-huliang pag-isip, ito pa rin lahat ay galing sa Diyos. Yung ating talino, ang ating lakas, ang ating buhay, upang makamtan natin ang lahat ng mga bagay na ito, ay galing pa rin sa Diyos. Pati yung biyaya nating magsumikap upang tayo magkaroon ay galing pa rin sa Diyos. At ang kagustuhan ng Diyos ay marunong tayong magbahagi. Sapagkat pagka hindi tayo marunong magbahagi, akala natin itong lahat na ito ay para sa atin. Ano? Akala natin wala tayong obligasyong tumulong sa iba. Ito pa po ang malaking tukso po. Habang dumadami ang ating tinatamasang yaman, may pwedeng mangyari, yun nga, tendency, may pamamaraan na kung saan tayo magiging manhid. Ano? Hindi papansinin ang pangangailangan ng iba. Alam naman po natin, sa ating buhay, napakaraming taong nangangailangan ng iba't ibang klaseng tulong. Ano po? Pera, panahon, pansin, pagmamahal. Ano po? Sabi nga ni Mother Teresa, the greatest poverty in the world right now is not poverty in hunger, but poverty of love, the unwanted, the unloved. So, ito pong mga pangailangan ng iba, ay mayroon tayong pwedeng itugon dito. Ano po? Pwede tayong, mayroon tayong maaaring itulong sa mga nangangailangan. Huwag lang tayong magdamon. Kailangan lang natin buksan ang ating puso, ang ating isip, ano man ang ating pwedeng ibahagi sa iba, basta't galing sa ating pagmamalasakit, sa ating pagmamahal, ay malaking maitutulong nito sa ibang tao. Huwag tayong magdamot. Ano po? Huwag natin pag-isipan na hindi rin tayo pwedeng tumulong. Para bagang ang pagtulong sa iba ay pwedeng manggaling lang sa mga mayaman. Hindi po. Pati tayong mga naghihirap ay pwede rin magbahagi ng anumang mayroon sa atin. Kung minsan nga, mas matindi pa nga kaysa sa pera o anumang bagay na material ang ating pwedeng ihalok at ibahagi sa mga tao na nangailangan.
lalong-lalo na yung nanggagaling sa ating puso, sa ating pagkatao, ay napakaganda pong ibahagi niyan. At alam po ninyo, sa pagbabahagi natin ng ating anumang mayroon sa atin, ano po, ay ating nahihipo ang puso ng Diyos. Malapit na malapit ang Diyos sa mga taong marunong magbahagi. At lalong-lalo na pagka tayo po ay bumabahagi na may paghihirap. Ano? Hindi lang yung sobra sa atin, kundi pati yung kumisan, kakainin na lang natin, ay pwede pa nating ibahagi sa mga taong nagugutom. Kagaya po ng ginawa ni Jesus. Nagsakripisyo, naghirap, nagpakamatay para sa atin. At siya'y muling nabuhay upang ipabatid niya sa atin na sa pagtulog, na tumulong tayo hanggang sa puntong tayo'y nahihirapan, tayo nasasaktan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, ang iyong anak na si Jesus, pinakita niya sa amin na kung paano ang dapat tumulong sa iba bumahagi ng anumang ari-arian, anuman ang resources na mayroon kami. Lord, help us open to open our hearts, to open our hands. At anuman ang mayroon kami ay aming ibahagi sa mga taong mas nangangailangan sa amin. Naway sa aming pagninilay ng iyong banal na salita, ang aming mga pagkakasala ay mapatawaran mo, ang aming mga pangangailangan mo ay matugunan mo, at kami ay makatugon sa aming pagtawag na tumulong sa iba. Amen.